Alam mo naman ito mga senior, di ba? May nandasa memory. Sikreto mo bakit sa tingin ko sa'yo ay na parang na overcome mo lahat ng iyong problema? Sigurado ako dahil doon sa binigay sa akin na ano bang tawag yun? Kaugalian ng Panginoon. Isa sa character traits na binigay sa akin ng Diyos. Laging masayahin. Hindi ko iniinda. May mga problema. Bakit hindi sa mga anak, lalo na sa asawa. Marami sa trabaho, marami. Pero yung problema ko na yan, hindi ko dinagandam. Pag nasa labas ako, pag oras magsabing tatawa, oras ng tawanan, tuwa-tawa ko. Parang marunong ba akong dumala ng problema? Yan na yung isa sa katangian na binigay ni Lord sa akin. Nandan pa rin ako, tuloy pa rin ang pagsisimba siyempre. Yung suporta ng mga kapatiran ko, siyempre pagpapalakas sa akin, mga salita na mga inspiring words, encouraging words na binibigay nila sa akin, magpandala sila ng mga chat sa akin, to mga ganyan. So hindi ako tumitigil sa pananampalataya ko sa kanya, kahit na lang sa pagsimba, sa paraan na yun. Yan yung nakita kong nagpapalakas sa akin. Kaya kong i-book up ang lahat ng mga dinadanas kong mga pagsubok sa buhay. Kaya ako'y nagpapasalamat ako sa Lord na binigyan niya ako ng ganun kaugalian, na ganun puso, puso masayahin. Yan. Tiwala sa Panginoon. Yan. At hindi yung aking pagtitiwala sa Diyos, kahit ganito ako, hindi nababalo. Nandiyan siya lagi kahit marami akong mga pagkukulang. Baga pa hindi niya ako parang itinakwil. Alam kong at saka kapit ka lang, laban lang, kapit ka lang, ganun lang. So yun dapat ang maging ugali rin natin. Hindi ka naman ni Lord talaga papabayaan. Basta huwag kang magsawa, huwag kang bumitaw. Kasi ang pangako niya talaga, hindi mababago, mananatili sa iyo hanggang sa lupa, magtuwid na yung ating paa, andyan sa lagi sa atin. So, nakaka-bless ka talaga at Stena. Talagang inspire na inspire ako sa iyo kasi bagamat na nakikita namin na may suliraning ka sa physical mong katawan at sa iyong pamilya minsan. Pero andyan pa rin na ikaw ay masayahin at nagsisimba pa rin, patuloy pa rin sa kanyang pamilya sa Panginoon. Talaga ako, pasalamat ko talaga. Ganun din. Nag-inspire pala ako. Amen. Wala sa akin, sarili na. Pati sa pagbibigay mo, titelo. Giver ka talaga, nakaka-bless ka talaga. So, pinagpapala ka ng Panginoon. Okay. Bago ko makalimutan ang lahat, suporta na aking pamilya, lalo na yung aking mga anak.
nagsasawa, nagbigay ng suporta sa mama nila sa kalagayan ko ngayon. Mahina na ako kumita. Pero financially, hindi nila ako pinabayaan. Mga anak ko, mula kay tata sa panganay ko, may mga anak akong hindi nakabigay ng financial, pero moral support na naman din sila. Si Nining na nasa ibang bansa, salamat Ning, kumusta ka dyan, mag-ingat ka lagi, at sana lagi kong sinasabi sa'yo Ning, huwag mong pabayaan yung relasyon mo kay Lord, dapat ipagpatuloy mo, at kung magkataong kang makasimba, magsimba ka Ning, huwag ka talagang tumingi ng patnubay sa kanya, araw-araw. Minuto-minuto nga eh, nandyan, lalo na ikaw wala sa amin, malayo pa sa pamilya mo. Salamat Ning, hindi mo ako pinapabayaan, financially, sinusuportaran mo ako, bilang aking ibang anak, si Pinky, talagang blessed na blessed ako sa mga anak ko na nakapagbigay sa akin ng suporta sa sitwasyon ko ngayon. Hindi lang sa mga anak ko, pati mga anak ko na hindi nakabigay financially, pero alam kong gusto man nila bumigay, wala rin sila. Naintindihan ko yan mga anak. Pero salamat sa lahat sa mga suportan niyo sa akin. Morally and financially. Yun. Mahal na mahal ko kayo mga anak. At ginagawa ko ang lahat. Hindi man ako perfectong ina, kasi wala naman perfecto. Pero 100% sure ako na hindi ako pabayang mama. At lagi ako nagpipray na lahat ng mga pangarap nyo at kalakasan nyo araw-araw ay lagi kong dinadasal. At pananawagan ko pala sa inyo mga anak ko, nung kabataan ninyo, masigasin kayo mula kay tata, nagsisimba, kasama sa mga kabataan, si Tata, si Buknoy, si Nining, si Dayday, si Pinky, si Chichi, kahit na si Chichi, si Tantan at saka si Chichi, o si Tantan at saka si Leslie. Sana manatili sila ganyan na patuloy silang mananampalataya at pupuri sa Panginoon. Malaking tulong yan. Huwag natin pabayaan yung personal natin na relasyon sa kanya. Kasi kahit ano man, wala tayong magawa para sa sarili natin. Huwag tayong magmayabang mga anak kung anong mayroon tayo ngayon. Kung hindi, kailangan manatili kayo sa kanya kasi siya ang pinagmulan ng lahat. Sa lahat na pagpapala, thank you Lord for all your blessings for me. Salamat sa iyong buhay. So, God bless this Stella. Okay. So, magbabay ka na. Bye-bye.